Kumusta, kamusta na po kayo dyan, mga kapatid? So, mga kapatid, sisimplihan lang po natin ngayon dahil para mas maayos. At ayun nga, maraming salamat po sa mga comment nyo na mga naguguluhan. Pasensya na po talaga kayo kung bakit ganun po tayo na medyo magulo. So ngayon, sige, ganito po ang gagawin natin. Simpleng-simple lang po. Ngayon po, mga kapatid, pag-usapan po natin ang crafting ng rare. Yes. So, marunong na po ba kayong mag-crafting ng rare? Kung hindi pa po, okay. Sige, ngayon po. So, ngayon, ito pa lang naman po yung sa akin. Kasi nung kailan ko lang din siya natutunan at gusto ko po sa inyong i-share. Ayan. So, mga kapatid, itong mga to iba to, huwag niyo pong gagayahin, may iba po tayong ano dito. Akong paliwanag dyan. Alright? Kung nakakaalam na po kayo, yung mga tier-tier. So, huwag mo po muna tayo doon. Dito po muna tayo sa rare muna. Alright? Punta po tayo doon sa ating craft. Ayan. Then, sa craft, mga kapatid, ito po yung mga rare natin. Alright? Yung ano natin, weapon, top, bottom, gloves, boots, necklace, bracelet, ring. Alright. So, mga kapatid, ito po yung sample pong pakikita ko sa inyo. Kasi po, itong mga to, maaari nyo pong makuha sa mga raid. Yes, dito po mga kapatid, sa mga raids. So, pipili po kayo dyan. Ayan, oh. Tulad po nito mga kapatid, maaari ko po siyang makuha dito. So, sama-sama lang kayo sa mga raid. Ayan. Then, boss raid. Ayan, ito nakuha ko na siya. Itong boss raid, okay. Okay. Itong damit. Ito dito ko nakuha sa King Bullfin. Alright, mga kapatid. So, balik po tayo mga kapatid sa crafting. So, yun po yung pinakita ko sa inyo kung saan po tayo maaring makakuha. Alright. So, dito naman tayo mga kapatid sa bottom. Try po natin to. Ayan. Wala pa ako nyan, di ba? Hindi ako nag-raid. So, pakita ko sa inyo. Makikita nyo dito yung crafting. So mga kapatid, ito din yung way na pinakita ko sa Inner Force. Ganito rin siya. So, imagine ninyo, kung napanood nyo yung video ko na yon, lahat po nung mga nandito sa Mirror 4, yun yung napansin ko, isa yung way nila na kailangan nating masundan. Kumbaga, isa yung pinipinpoint nila kung paano ka makakapag-crafting at makakapagpalakas. Bukod dun sa mga nakukuha natin na mga gamit kapag merong raids. Ayan, raid. Alright. So mga kapatid, okay. Crafting. Move po natin sa crafting. So, ito yung mga kailangan niya. Alright, mga kapatid. So, ito. Ilan ba yan? 25. Tatlo lang ang meron ako. Ito, 67, 75. So, paano ba to? Ganun din, mga kapatid. Click nyo yan. And then, punta kayo ng crafting. Pagka-crafting. Alright. Move ulit. Okay. So, ilan po yun? Huwag po tayo mali dito, mga kapatid, ha? Ulitin po natin. From here, okay. Meron na ako nito. Gusto ko ng tier 2. Kunin natin po yung tier 2. Ayan, wina-workout ko. Kasi nga, mamimili po kayo. Ulit po, mga kapatid. Alright. Click natin yon. Move crafting. So, dito, ayan po yung mga kulang na rare blue items. Right. Okay. So, ito, kailangan ko ng 25. So, kailangan natin ng 22. Click po. Ayan. Then, crafting. Then, move po kayo. So, ito po siya mga kapatid. 25. Tingnan natin kung aabot. So, ito. 16 lang. 16 lang ang kaya kong i-produce na ganitong quintessence. Ayan. Na rare blue items. So mga kapatid, paano naman to? Kung kulang to. So kung kulang to, itong green items na to, kung kulang yan, click nyo rin. Click nyo yan, ayan. So makikita nyo rito mga kapatid, kung saan nyo siya pwedeng makuha. So ganun po ang ginagawa ko. Nag-AFK ako, ito hunting. Ayan, hahanap po ako dito, ayan. Makikita nyo naman kung ano yung recommended na level para sa inyo. Pero much better punta po kayo sa mga green lang. Kasi para AFK nyo, hindi kayo mamatay agad. Pag green kasi, ibig sabihin yung sky ang kaya mo. Pag mga blue, medyo matataas na
level. So pag nagsama-sama yun, mamamatay ka doon yung mga kapatid. So dito po tayo pipili, ayan yung mga ganyan. Mga naka-green. Para kaya po ng level po natin. Alright mga kapatid. So yun, i-AFK nyo lang kasi marami po nagtatanong ano bang gagawin kapag yung daily. So ito, mag-set po kayo sa mind nyo ano po yung gusto nyong i-craft. Ano pong item kung nagpapalakas po kayo. At pataas, syempre, tutulong din po itong tumasa ang ating PS. So sa mission, ganun din. Ayan po, oh. So ito, pwede ko siyang makuha dito. Mumove ko lang yan dyan, mapupunta na po ako doon. So ayan mga kapatid, sa request. Alright, ito, nagawa ko na. Pag ganito, nagawa na, wala na. So ayan, crafting. Kung ika-craft ko to, itong item na to, pwede pa ulit. So kinraft mo na nung una, nakraft pa ulit, ito kakraft mo ulit. Ilan ang kailangan natin dito? So 16 lang siya, 16. Punto tayo sa crafting. So wala, wala rin akong ano item. Ibig sabihin, pag ganito, walang item oh. So ito, yun yung kailangan nyo nang i-work out. Alright mga kapatid. So, okay, sa top naman, itong top, itry po natin yung top ko. Same procedure po kung mapapansin ninyo. Crafting, then go to crafting. So, ito po, kulang din ako nito mga kapatid. 25, tatlo lang to. Pupunta po ako ng crafting. Move to crafting. Try ko. Oh, 16 din po, parehas. So, ikakraft ko yan. Sige nga, ikraft po natin. Pakita po natin sa inyo. Alright. So mga kapatid, dito po tayo. Balik tayo. Okay. Crafting. So 19. 20. 6 na lang mga kapatid. Okay na to. Tatakbo na. 6 na ganito. So saan siya pwede makita? Ayan dyan. Itong isa naman, 67, 75. 8 pa. 8 ang ganito. So, crafting. Move. Che-check po natin. Nagamit ko ah. Anong kulang? Ito ang kulang natin. Crafting ulit. Move. So, wala tayo nito. Pwede nyo i-check sa inyong private warehouse. Check natin mga kapatid kung meron tayong gamit dito. Hindi ito. So, ito. Pasok natin siya mga kapatid at mukhang kakailanganin natin. Alright, so balik tayo ulit. Craft. Crafting, rare, top. Okay. Ito yung gusto ko. Move to crafting. So mga kapatid, nakita nyo, ayun, meron pala tayo nakatabi doon. Nakakuha na natin siya. So ayan. Crafting ulit. So ganun lang, paulit-ulit lang mga kapatid. So ito, nakita nyo kung saan dito rin naman. Ito naman, kulang to, ibig sabihin. Ito ang kulang natin. So ito yan, kung saan siya makikita. So ganun lang mga kapatid, ang ginagawa ko. So, tataas na din mapapalevel. Para na rin kayo nagpapalevel up habang kinukuha nyo yung mga kailangan nyo sa, para sa inyong items. So, yun po yung daily na kung, pero ano, kailangan malaylayo muna yung marating nyo sa mga missions, tsaka lalo na sa mga request missions. Ayan. And sigapin nyo mga kapatid na matapos ang stage 6 ng portal. Yes, yung portal po, stage 6 portal. So ito mga kapatid, wala tayo. Ito pare-pares pong item ang kailangan niya. Kulang o kulang po tayo. Kaya mga kapatid, kung kulang po tayo ng mga items, ito ang pinaka bottom line. Kung ano po yung kulang na items, yun po yung ating kiklik. And then, check po natin yung source, move, crafting, or hunting kung saan po natin siya maaaring makita. Ganun po yung pinaka bottom line. Kahit po sa mga inner force kung ano pong kailangan ng materials. Kailangan po natin siyang hanapin i-source or kung meron po tayo sa crafting. Kaya nga po, punta lang po kayo doon sa
inyong hunting, kung saan po ang inyong kakayanin na i-AFK man lang, ayan, para habang nag-AFK kayo, maaari nyo makuha yung materials na kailangan nyo, and at the same time, may EXP pong nadadagdag sa inyo. Or ugalayin po nating mga kapatid na pumunta o makapaglaro sa mga raids yan, sa mga boss raids, ayan, tsaka sa mga magic square, puntahan po natin ang puntahan, libre naman po yung ticket everyday. Ayan mga kapatid, ito nga po pala ang ganap dito sa Snake Valley. Alright, so kapag napunta po kayo Snake Valley mga kapatid, especially kung medyo bago-bago pa yung server nyo, konti lang po ang mga nagmimina dyan makakarating. Kaya pilitin nyo pong stage 6 yung inyong portal and then level 45. Pero ang pinakahamon po dyan, may stage 6 nyo po yung conquest natin na portal. Eh ayan mga kapatid, wala na po manggugulo sa inyo dyan ng mga bot. Meron mang bot pero iilan na lang. Pero sa tingin ko, dun lang yung umaabot sa mga pag medyo matatanda na yung ano server. So ito medyo ano na po yung server na to eh. Hindi naman ganun katandaan pero medyo matagal na po siya. Compare po dun sa mga bago-bago ngayon ng mga naglalabasan na server. So mga kapatid, good luck po sa inyo. Happy mining ha. Ay pahabol po pala. Kasi meron po ako nabasa sa FB na hindi niya magamit kahit meron naman siya nitong itong dragon scale, ayan. Meron siya nito pero hindi daw niya magamit. So pupunta po kayo dito mga kapatid, ito tandaan nyo, ayan. Itong dragon scale, blue dragon scale. Punta po kayo sa kabilang kanto kay Mang Dampio, ayun si Mang Dampio. So pag andito kayo sa ano nyo, warehouse, punta nyo lang si Mang Dampio. Mang Dampio, pakraf. Ayan, okay. Si Mang Dampio, ayan. Dito kay Mang Dampio po, nariread niya to. Ayan, dito po lang po siya makakapagpa-register mga kapatid. Si itong Blue Dragon Scale na to. So, pupunta po kayo dito para mag-craft. So, dito po tayo magka-craft kay Mang Dampio mga kapatid, ha? Alright, maraming salamat sa inyo mga kapatid. At sana naman ay meron kayong kahit na konti man lang na natutunan. At kung di po maintindihan, message lang po kayo sa akin. PM lang po kayo sa ating FB na Ashing San Juan. Or comment down below lang po tayo mga kapatid. At tatry po natin masagot yung inyong mga inquiry. Ayan, kasi newbies din ako mga kapatid. Ramdam ko kung ano yung pangangapang nangyayari sa inyo. Okay, so ako sineshare ko yung mga bawat natututunan ko sa laro na to. So mga 3 weeks na po ata tayo or magpo 4 weeks na naglalaro na nito. So far, yun po yung naaabot ng ating mga kalaman sa mga natututunan po natin. So ilalabas ko din po yung video mga kapatid na para po sa mga talagang nag-i-start pa lang from the start para hindi na pumaligaw. Alright mga kapatid, maraming salamat. Keep safe and God bless po sa lahat. Doon na po tayo muna magtatapos sa ngayon. Paalam!